Mga isyung pinag-uusapan sa lipunan at opinyon ng ating sambayanan, ating alamin, kasama si Mr. Paulman. Ibinahagi ni Nico Natividad ang kanyang mga saloobin sa dalawang kalahok na di umano ay na-trauma matapos ang kanilang karanasan sa pagsisikap na makakuha ng ilang TV exposure. Nagpahayag ng pakikiramay ang aktor sa dalawang kalahok na iyon at isinulat na ang dalawang taong iyon ay makakalagpas sa kanilang negatibong karanasan. Siya idinagdag na kahit na sinusubukan ng lalaki na makakuha ng isang beso o halik mula sa ginang, hindi niya iniisip na ang lalaki ay may mali siya at ang kanyang pagkakamali lamang ay ang hindi paghingi ng permiso. Ayon kay Nico, nakaramdam siya ng simpatiya sa lalaki dahil naranasan na rin niyang mapahiya sa live na telebisyon at maging biktima ng power tripping. Ibinahagi ng aktor at influencer na si Nico Natividad sa social media ang kanyang saloobin sa dalawang contestant na di umano'y na trauma matapos ang kanilang karanasan sa pagsisikap na makakuha ng ilang TV exposure. Bukod sa pagpapahayag ng kanyang pakikiramay sa dalawang contestant na iyon, isinulat din niya na malalampasan ng dalawang taong iyon ang negatibong karanasan nila. Sa Facebook, ibinahagi ni Nico ang higit pa sa kanyang mga saloobin sa dalawang contestant. Sinabi ni Nico na kahit na sinusubukan ng lalaki na makakuha ng isang beso o halik mula sa ginang, hindi niya iniisip na ang lalaki ay may mali siya at ang kanyang pagkakamali ay hindi humihingi ng permiso. Ayon kay Nico, hindi nararapat na ipahiya ang lalaki at pagkatapos ay pagbabantaan ng sipa at legal na aksyon. Higit pa rito, sinabi ni Nico na nakikiramay siya sa lalaki dahil naranasan na rin niyang mapahiya sa live na telebisyon at maging biktima ng power tripping. Ipagpalagay na natin na bebiso talaga yung lalaki. Hindi naman niya intensyon manyakan sa live yung babae. Ang mali lang niya ay hindi niya alam na need pala muna magpaalam bago bumeso, kunwari lang na bebiso talaga siya. Naaawa lang ako sa lalaki na may nagawang mali pero hindi niya talaga intensyon. At syempre dun sa babae, na-offend man siya o hindi siya lang ang makakapagsabi niyan. Kung na-offend man siya alam ko na mapapatawad niya yung lalaki, sobra lang kasi napahiya yung lalaki na sasabihan pa na tatadyakan at pwede kasuhan. Again sa akin lang po ito ha, alam ko kasi pakiramdam ng pinapahiya sa TV at NAPOPOWERTRIP base sa experience ko, pahayag ni Nico. Kayo mga kapol, ano ang reaksyon ninyo sa usaping ito? Opinyon mo i-komento mo kasama si Mr. Paulman, maraming salamat!